May almoranas po ba kayo, mga kapatid? Ano po ba ang mga posibleng pinanggagalingan po ng almoranas? Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal, kaya manood po kayo at pakinggan po ang mga posibleng pinanggagalingan ng inyong almoranas. Ang hemorrhoid po kasi sa English nito ay similar daw po ito sa isang varicose vein. Ibig sabihin, ito po ay may kinalaman sa ating pong pagdumi. Ito pong mga veins or ugat sa ating pong nakapalibot sa daluyan ng ating pagdumi ay na-stretch po because of increased pressure kapag po tayo nag-strain, kapag pinipigilan, at kapag po tayo umiiri kapag dumudumi. So, pwede po mag-valse yung vein na pwede po ikasanhi ng pagkakaroon po natin ng hemorrhoids or almoranas. Number one cause, kapatid, is straining. Kapag po tayo dumudumi, yung tingin mong parang napipigilan po or parang gusto mo nang dumumi, hindi pa po lumalabas. Pangalawa, yung matagal na po kayo sa CR, pinipilit nyo pa rin pong madumi kahit hindi po kayo nadudumi. Ito po ay particular sa mga pasyente po na may constipation. Ibig sabihin, nahihirapan po silang dumumi or tinitibi. Pangatlo, kapatid, kapag po sobra-sobra po ang pagkakaroon nyo po ng diarrhea, yung maya't maya po, dumi kayo ng dumi na hindi nyo po mapigilan at tumataas po ang puwersa. Pang-apat, kapatid, kung ikaw po ay obese patient, ibig sabihin po, ay masyado po mabigat ang inyong timbang, kaya po ay nag-i-strain kapag binubuhat ang inyong katawan. Pang-lima, sa mga pregnant patient or mga buntis, particular po ito kapag lumalaki ang kanilang tiyan at kapag po sila ay manganganak. Kaya napaka-importante po na kayo ay makikinig sa inyong mga obstetrician kapag po kayo ay manganganak, nang sa ganon, malaman niyo po ang tunay na proseso po ng pag-ire para maiwasan po ito hanggat maaari. Pang-anim, kapatid, is kapag nagkakaroon o nagkakaroon kayo ng practices ng paglabing-labing po na hindi naman po dapat. So alam niyo na, hulaan natin yan. Pang-pito, kung kayo po ay hindi po mahilig kumain ng gulay at prutas, ibig sabihin low fiber diet. Kasi nga po ito po ay nagpa-provide ng bulk sa ating stool, nang sa ganun po gumanda po ang daloy ng ating bituka at maiwasan po ang pagkakaroon ng almoranas or hemorrhoid. Pang-walo, kapag ikaw po ay mahilig magbuhat o nagbubuhat ng mabibigat na bagay na lampas pa sa iyong timpak o napakabigat na hindi mo kaya. Kapag po kayo nagbubuhat, para din po kayo umiiri o nag-strain para po sa pressure, para po makabuhat kayo. Kaya hindi po to maganda kung napapansin nyo po na nagkakaroon na kayo ng hemorrhoids. So ano, Dr. Vito, ang mga dapat natin gawin para maiwasan ng almoranas? Number one, kumain po kayo ng fiber o maraming pulas at gulay para gumanda ang inyong pagdumi. Pangalawa, kapatid, uminom po kayo ng tubig hanggat nga maaari po, lampas po sa 8 basong tubig dapat kada araw. Tapos sunod, kapatid, is iwasan po na ng mag-constipate, kaya kailangan nyo sundin po ang pagkain at pag-inom ng maraming tubig. Sunod, kailangan nyo po magkaroon ng regular exercise na gumanda po ang blood flow sa ating katawan, gayon na rin po sa ugat sa daluyan ng ating pagdumi. At iiwasan nyo po ang pag-iire. At kung kayo po ay nagkakaproblema sa pagdumi, huwag nyo pong kalimutan sumangguni po sa ating mga mahal na doktor, nang sa ganon mabigyan po sila ng payo kung paano po ito mapiprevent at kung kailangan po bang maggamutan. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño manggagamot.